nilinis ng lychee sting bug o atangya ang kanyang antena. Kailangan maging alerto sa banta ng panganib. Kaya din nilang manakit sa oras na kailangang idepensa ang sarili. Mahabde, masakit. Kaya delikado lalo sa mata. Parang asido siya, nakakasunog. Habang ang iba, iniiwasan, minsan, kinatatakutan. Kaaway nga ba sila? Sa maliit na kakahuyan, abala ang babaeng potakte sa paggawa ng bahay. Galing pa sa piraso ng punong kahoy ang materyales na ginamit. Pagkatapos, pagtatagpiin niya gamit ang kanyang laway. Hanggang mabuo na parang pader. Meron din itong butas na nagsisilbi nilang bintana at pinto. Nakadungaw pa nga ang kapwa niya manggagawa. Tila gustong makimarites. Pero hindi niya kaya itong mag-isa. Kailangan niya ng tulong mula sa mga kasamahan. Sa wakas, nagbunga din ang pagsisikap. Pero ang kanilang mga kapitbahay, may alinlangan. 3 metro mula sa bahay ng mga putakte, may nakatirang mga tao. Kaya mga residente, iwas sa pagdaan sa bahay ng mga putakte. Mainit ang kagat niya eh. No visitors allowed pa naman ang trip ng mga putakte. Ang sinumang sumaway, siguradong masasaktan. Yung aking pamangkin, pwede niya halos lagnatin. Pero may mas matindi pa raw manakit kaysa sa putakti. Ang atangya. Hinahanap ng atangya ang amoy na nagmumula sa bunga ng rambutan. Ang batang atangya, makulay pa ang katawan. Malikot at inaaral pa ang kanyang paligid. Sa loob ng 2 hanggang 3 araw, nagpapalit siya ng balat. Ugali din ang atangya na maglinis ng kanyang antena. Mas malinis na antena, mas malakas at klarong pandama. Ready na! Para tikman ang pinakamatamis na bunga ng rambutan. Espesyal sa kanila ang ganitong prutas dahil natatangi ang lasa nito. Kapag naubos ng tamis, namamatay na ang bunga. Anihanan ng rambutan sa Dolores, Quezon. Magandang balita para sa mga atangya. Ang citrus mula sa bunga ng rambutan ang paborito nilang lantakan.
Para hindi maistorbo, asido mula sa kanilang katawan ang depensa nila laban sa kaaway. Ang magsasakang si Mang Arnel, doble ingat sa pag-ani ng bunga ng rambutan. Minsan na kasi siyang naihian ng atangya sa mata. Bay, ano, parang inalis ang inyong mata talaga. Parang hinugot na gaya ng kamay sa sakit. Dito sa mga ganito na dapo yan, yan sa mga bungang ganito, yan pagka pumitas kayong ganyan, hindi nyo napansin, yan madadali na kayo dito. Kaya yun ang ingatan, no, pagka mamumuti kayo, makikipitas, ay gagayanin muna nyo para siya ay lumipad. Parang napataka ng ano, yung tubig na mainit, yung sadyang napakainit. Oh. Paliwanag ng mga eksperto, may halong asido ang nilalabas na tubig ng atangya. Hindi ng araw makapagtrabaho ang mga magsasaka sa sakit na dulot nito. Sinamahan ako ng magsasakang si Jason sa kanyang taniman. May naamoy nga ako dito. Amoy metallic yung amoy. Yung amoy niya masangsang. Amoy parang bakal na hindi mo maintindihan. Very strong. Pero ito yung dahon na dinapuan ng atangya. Kasi wala na yung dahon, mamamatay na siya. No? Parang bumaisot na po siya. Nagaya po nito, wala na po ito. So, naapektuhan yung production? Opo. Yung harvest? Opo. Rambutan lang ba yung tinatamaan niya? Talaga? Opo, lahat lang po yung ganun ang kwan. Puro rambutan lang po ang nasisira. Kasi yung ibang mga prutas naman po, mga wala naman pong kwan. Wala pong damage. Okay, magagloves tayo kasi hawakan natin yung atangya, hulihin natin. Kailangan natin mag-iingat kasi unang-una mabaho siya. Yung kanyang ini-spray, yung na-toxin, pwede kang mag-cause ng injury, malapnos yung balat. Kaya kailangan natin mag-iingat. Ayan, malamang nakakita na kayo niyan kung nagpupunta kayo sa probinsya. Maliit lang siya, kahalos mga 3 centimeters. Ay para siyang dahon na kulay orange. At syempre, insekto, meron siyang mga antena. Kung titignan mo na parang napaka-harmless ng itsura. And yet, napakatindi ng damage na ginagawa niya dito sa mga puno ng rambutan. Bukod sa malaasido na ihi ng atangya, bumubuga din siya ng masangsang na amoy. Self-defense, ika nga. Nag-spray siya pa konti-konti. Amoy ano talaga, amoy insekto. Parang amoy metallic. Parang amoy bakal na masangsang na nanunuo talaga sa ilong. Sa totoo lang, hindi pa sila peste na maituturing. Katunayan, kabilang sila sa tinatawag na pollinators. As much as possible, wag mo muna silang gagalawin kagad. Kasi part sila ng ecosystem, nagbabalance kasi yan eh. Kung sakali namang aksidenteng masaktan, may first aid na pwedeng gawin. Number one mo na gagawin pagka ganun ay mag-cold compress ka. No? So, lagyan mo ng cold compress yung bite. Pagka hindi pa rin siya nawawala, talagang ang susunod mo nang gagawin would be consult na a doctor. Kasi posible na yung allergens galing dun sa mga insekto na yon ay may effect sa katawan mo na pwedeng mag-cause ng anaphylactic shock. Hindi kaaway ang mga atangya at putakte. Kaya para sa mga residente, pipiliin na muna nila ang huwag gambalay ng mga buhay ilang para hindi magkasakitan. Walang atrasan para sa kalikasan. Ako si Doc Ferds Recio. Ako si Doc Nielsen Donato, born to be wild.